guys, welcome to ITS Information Technology Skills. We provide tutorial videos on different programming languages. Kaya kung gusto mong matuto about computer programming, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Sa video na to guys, pag-usapan natin on how to set colors on a 3D cube. So pag sinabi natin cube guys, parang magdodraw lang tayo ng square sa dalawang papel. Okay? So kung titingnan natin dito, meron akong identical square. Ang pinakaiba lang nila is the third property. Yung third property, each point, meron tayong positive 1 dito sa page 1, tapos negative 1 dito sa my page 2. Ang ibig sabihin nito guys, nasa harapang square itong nasa page 1, and yung square dito sa my page 2, nasa likuran na square. Okay? So, pag sinabi kasi nating cube, meron dapat yung width, height, and the depth. Okay, ang depth nila guys, this is the third property which is yung positive 1 dito kay page 1 and negative 1 naman kay page 2. So ngayon guys, ang gagamitin natin na code is yung code din natin dun sa first video natin which is how to create a rotating 3D cube using Python. Kung hindi nyo pa napanood yung video na yon, ilalagay ko sa taas ng screen nyo or sa my description box yung link para mapanood nyo on how to rotate a cube. So, ito nga yung code natin nung last na video natin. Tapos, pag nirun natin to, the output is like this. Okay, so, cube nga yung nagawa natin. Pero, kung titingnan natin, ang ginamit natin dito na primitive is GL lines. Kaya, ang makikita nyo is mga lines. So, ngayon, para makalagay tayo ng color dito sa cube natin, gagamit tayo ng solid na shape. So, ang gagamitin natin na primitive para makalagay tayo ng color is the GL quads. So, palitan lang natin itong code natin. Lalagay natin dito is GL quads. So, ngayon guys, napalitan na natin to into GL quads. So, kung hindi nyo pa alam yung mga ibang primitives in OpenGL, ilalagay ko sa taas ng screen nyo or sa my description box yung link on how to draw the different primitives in OpenGL. Okay, so, nalaman natin that GL quads is used to draw a quadrilateral shape, which is magbibigay lang tayo ng 4 points. Okay, so, dito sa edges natin, tatanggalin na natin to and papalitan natin yan depende dun sa quads natin. Tapos dito sa vertices, mapapansin natin meron tayo ng mga list natin. Itong mga list natin na to, kung titingnan natin, same sila dito. So ano ba yung mga vertices na nakalagay doon? Ang vertices guys is yung mga points dito. So yung mga points na gagamitin natin para makagawa tayo ng quadrilateral dun sa code natin. So itong line na to, guys, this is the first page. Then, itong line naman na to, this is yung square natin dun sa second page. Okay, so, papansinin natin, meron tayong 1, 1, 1. Tugma lang sila dito. So, bali pair lang sila. Nag-negative 1 lang yung third property. Then, dito, 1, negative 1, 1. Dito, 1, negative 1, negative 1. Yung third property lang yung pinagkaiba nung nasa taas and yung nasa babang vertices. So, this is the first square. Tapos, itong nasa baba is the second square. So, dito, gagamitin kasi natin itong mga vertices mamaya para i-plot yung quads natin. So, lalagyan na lang natin siya ng number para madali natin siyang i-identify. So, itong 1, 1, 1, kung titingnan natin dun sa vertices, siya si index 0. Dahil naka-list siya, it is a list inside a list. Okay, so this is index 0. So, this is index 0. Yung 1, negative 1, 1. Okay, so this is index 1. This is index 2. And index 3. So, same lang din sila dun sa page 2. Ang difference lang is the third property. So, ibig sabihin, this is the index 4, index 5, index 6, and index 7. So, these numbers or indices, kakailanganin natin yan mamaya para i-plot yung quads natin. So, paano nga ba natin i-shape yung cube natin? Yung cube, guys, so, let's say, this is the first page, and ito yung square naman natin tay second page. Okay, so, let's say, nakarotate na lang yung view natin para makita natin yung first page at the second page. Pero actually, kung naka-front view pa, matatakpan yung second page. Hindi mo siya makikita kasi diretso yung point of view mo, ito lang yung makikita mo, the first page. Let's say, naka-side yung camera, ito yung makikita natin. Okay, so, lalagay lang natin yung mga vertices natin. So, this is index 0, this is index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, natakpan, index 6, and index 7. Okay, so, yan yung gagamitin natin. So, now,
i-flat na natin siya dun sa code natin. Ilalagay natin yung mag-pair. Okay, isang mag-pair ngayon is si index 0, index 1, then index 2, index 3. Okay, so meron na tayo nung code natin na to. This is the first page. Okay, so let's try to run this part. Isa pa lang yung makikita natin dito or naka-display na square. Tagalin na lang natin yung rotate. So here, dito sa code natin, remove na lang natin yung rotate. Then try ulit natin i-run yung program. Okay, so meron tayong isang square. Ba't ganyan yung display niya? Kasi naka-rotate po tayo ng 45 degrees, tapos yung x-axis niya. So, mamaya na lang natin palitan yan. Now, let's draw naman si second page. Yung second page naman natin ang mag-pair is 4 and 5, 6 and 7. So, lagyan lang natin to ng comment para hindi tayo malito. So, this is the front. Ito naman yung back natin. Try ulit natin i-run yung program. Okay, kung titingnan nyo, meron na tayong dalawang square. So, palitan na lang natin, I think, the rotate para mas maganda yung display. So, rotate na lang natin siya 90 degrees para makita natin yung dalawang square. So, ngayon, dalawang square na nakita natin. So, this is the front and this is the back. So, naka-top view tayo, guys. Yung taas ang nakikita natin. So, now, guys, ang gagawin natin, lalagyan din natin to ng shape, yung dalawang side. Okay, so lalagyan natin siya ng quad. Di ba gano'n ang cubes? May mga squares sa bawat side niya. So, lagyan din natin to ng quad. So, kung babalikan natin to guys, this is the front and this is the back. So, this is the right side. Ngayon, titignan natin quadrilateral or lalagyan natin siya ng cover. So, ang mga points natin, meron tayong 0, 1, yung 5, and 4. Okay, so those are the points that we have. Okay, so meron na tayo ng mga points natin. Tignan natin kung nalagyan ng quadrilateral or cover yung right side ng cube natin. So, ito na po yung output natin. If you're going to observe, meron na siyang color dito. So, ibig sabihin meron niyang quads or meron ng cover dyan sa may right side. So, same with the left side. Ganun din ang gagawin natin. So, balikan ulit natin itong image natin na to para malaman natin yung mga points. Okay, so the points that we have 3, 2, 6, 7. Okay, so those are the arrangement. Hindi po pwedeng magbaliktad yung mga points natin just like 3, 2, tapos pumunta ka ng 7. Okay, so kung mapapansin nyo, meron tayong pa-diagonal. 3, 2, tapos pa 7. So yun yung ipa-follow kasi nung program natin kapag mali yung arrangement ng points. So now we have another code. So, ngayon, tignan na natin kung merong quads dun sa my left part. So, observe, meron na tayong quad. So, paano yung sinasabi kung pag mali yung pagkaka-connect or the arrangement of the points? Let's say, nabaliktad mo to, 7 and 6 ang nailagay mo. Then, try nating i-run. Titignan nyo, meron tayong output na ganito. Ibig sabihin, pa-diagonal. So, balik lang natin to sa dati para maayos yung image natin or yung cube natin. So, lagyan lang natin siya ng comment para hindi tayo nalilito. So, this is for the right side. And this is for the left side. So, dito sa output guys, kung makikita nyo, meron pa tayong open dun sa box natin or dun sa cube natin. Open pa yung bottom and yung top view niya. Okay? So, kaya nakikita natin may color block sa gitna. Okay? So, gagawin natin, lalagyan ulit natin yan ng cover or quad. So, dito, dahil naka-top view tayo doon, ibig sabihin, ang bakante or open is itong part dito and yung bottom. Okay? So, ang pair natin dito sa top, itong top muna ang gagawin natin, we have 0, 3, 7, 4. Yung new set natin ng points natin is 0, 3, then 7, 4. Okay, so this is the top. Gawin na rin natin yung bottom. Yung bottom naman natin, guys, we have 1, 2, 6, and yung na-cover na 5. Okay, so let's try to run this program. So observe, ganyan na po yung nakikita natin. So parang square na lang siya kasi nasa top view, isang diretsong point of view lang naman nakikita natin. So now guys, ibalik lang natin yung rotation natin para makita natin kung meron ba tayong mga open or maling points na nilagay para maayos natin. Then let's try to run.
Kung titingnan natin guys, if we're going to observe, wala na tayong nakikita ang color block sa gitna. Ibig sabihin, walang open, walang butas yung cube natin. Okay, so that's good. Pero now guys, we're going to place a color para sa cube natin. So the color guys, of course, dito tayo maglalagay kay function SQ para malagyan yung cube natin or the sphere. So we're going to use GL colors. Okay, so let's say we have gel color 3F001 and kapag niran natin to, observe, nalagyan naman natin ng color yung cube natin. Lahat sila or all side of the cube is color blue. Okay, so bakit color blue? We have red, green, and blue. So what if gusto mong maglagay ng different colors sa bawat face ng cube natin. Okay, so the faces of the cube is we have 6 faces. Pero dito sa pairs natin kasi, we have how many pairs of numbers? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's say we're going to consider na lang 12 colors para dyan, para hindi tayo mahirapan. But if you want, you can always change the code para ma-satisfy nyo yung gusto nyong output. Okay, so to have a dynamic color, let's say, gagawa ulit tayo ng list of colors. Okay, so copy this code and let's explain kung ano big niya sabihin mamaya. Okay, so we're going to have a list inside another list. So copy-paste lang natin yan. Parang vertices lang ang gagawin natin. So, let's say we're going to copy this na lang para hindi tayo mahilapan. Okay, so, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 list of colors. Pero I don't know why, bakit nagkaka-error siya kapag 12 lang. So, gagawin natin siyang 13. Okay, so for the 13, lagay na lang natin dyan is color white. Dito guys, sa my square, of course, dito natin nilalagay kasi yung color natin kasi dito natin dinidraw yung square natin. So, we're going to remove this and mag-declare tayo ng variable natin. Let's say, x na lang. So, start with 0. Every change ng edge, the value of x will increment. Okay, so we have x plus 1 and we're going to set the color. Okay, so yung color niya, mamimili na lang siya dito sa colors. Depende po kung ano yung value ni x. Okay, so we have gel color 3FB. Bakit po may B guys? Because yung sinet natin o yung binigay natin na color dun sa loob ng parentheses is a list. Okay? So, kapag may list tayo or list ang nilagay natin sa mga colors or vertices natin, lalagyan natin niya ng B. Parang itong 3F, nilagyan natin siya ng B kasi list yung nilagay natin na value niya. Same with 3I, nilagyan natin siya ng B kasi yung nilagay natin na value is a list ulit, list of vertices. Okay, so let's try to run this program. So, if we're going to run the program, ganito po yung output, guys. Okay, so medyo rainbow colors yung nabuo natin na color now. So, if you want to change the color, of course, pwede nyo lang baguhin anytime that you want. And kung gusto nyo naman, guys, maging solid colors yung mga side ng cubes natin, pwede nating baguhin tong code natin. Tanggalin lang natin tong parentheses dito, which nagsiseparate dun sa points natin, okay? So, let's say, dito sa front na square natin, tanggalin lang natin yung parentheses, lagyan lang natin siya ng comma. So, basically, yung dalawang list, pinagsama lang natin siya into one list. So, bakit ba natin siya sineparate kanina? Para dun sa mga ibang points natin, maseparate natin yung front and back, okay? Pero kung gusto naman natin, maging solid yung sides ng cube natin, pwede lang natin siya i-combine. Okay, so edit lang natin tong code natin. So, kung bibilangin natin, meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na list. Okay, so this indicates the 6 sides of the cube, which is the front, back, the right side, the left side, the top, and the bottom. So dito sa colors, of course, masyadong madami yung colors natin. Yan naman yung kinopy-paste natin kanina.
bawasan na natin siya, gawin na lang natin siyang 6 colors. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tanggalin natin to. Iwanan natin yung white, guys, kasi pang 7 siya na color. So, ewan ko, guys, bakit siya nagkaka-error kapag kulang or sinakto natin yung bilang ng colors natin dun sa face nung cubes natin. I don't know why. So, if we're going to run this, kung titingnan natin, guys, naging solid na yung mga colors natin per side. So, that's it, guys. Nakalagay na tayo ng colors natin dun sa cube natin. Okay? So, meron tayo ng mixed color and yung solid colors po natin. So, kung nagustuhan tong video na to, don't forget to like. And kung gusto nyo pang matuto about computer programming, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!